Sumainyo ang Panginoon. At sumainyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, pagpasok ni Jesus sa Kapernaum, lumapit ang isang kapitang Romano at nakiusap sa kanya. Ginoo, ang alipin ko po'y na paralisis. Siya'y nararatay sa amin at lubhang nahihirapan. Paruroon ako at pagagalingin siya, sabi ni Jesus. Ngunit sumagot sa kanya ang kapitan, Ginoo, hindi po ako karapat-dapat na puntahan pa ninyo sa aking bahay. Sabihin po lamang ninyo at gagaling na ang aking alipin. Ako'y nasa ilalim ng mga nakatataas na pinuno at ako naman ay may nasasakupang mga kawal. Kung sabihin ko sa isa, humayo ka, siya'y humahayo, at sa iba, halika, siya'y lumalapit. At sa aking alipin, gawin mo ito at ginagawa niya. Namangha si Jesus nang marinig ito at sinabi niya sa mga taong sumusunod sa kanya, Sinasabi ko sa inyo na hindi ako nakatagpo kahit sa Israel ng ganito kalaking pananalig. Tandaan ninyo, marami ang darating buhat sa silangan at kanluran at dudulog sa hapag na kasalo nina Abraham, Isaak at Jacob sa kaharian ng langit. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Umupo ang lahat. Isang mapagpalang gabi po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes para sa unang linggo ng panahon ng pagdating o Adbiento. At mismong sa ating Ebanghelyo, narinig natin na si Jesus ay dumating sa Kapernaum, no, sa isang bayan. At dito, tayo po ay inaanyayahan na mapagnilayan na mabuti kung ano ba ang tamang disposisyon o pag-uugali na dapat nating pairalin, lalo tigit sa panahong ito ng Adbiento. Sa kwento natin sa Ebanghelyo ngayon, meron pong isang kapitang Romano. Pag sinabing kapitang Romano, yung Romano na lang eh. Pag ikaw ay isang Romano, citizen, no, na Romano, iba ang pagtingin sa'yo. Iba yung dapat na treatment sa'yo. Kasi Romans ka eh. No? Hindi ka Hudyo, hindi ka no, ordinaryo. Isa kang Romano. So yung sa pangalan pa lang, pagiging citizen mo pa lang, big time na. At talagang nagdi-demand sila na ganito mo sila dapat tratuhin, ganito mo sila dapat na irespeto. Sa Ebanghelyo, may isang Romano, hindi ordinaryong Romano kasi kapitan. Kapitang Romano na mayroong mga nasasakupan, may mga alipin, may mga, sabihin natin, mga sundalo, may utusan. Pero sa Ebanghelyo, siya mismo ang lumapit kay Jesus at nagpakumbaba. Pwede naman sana sabihin niya, no? Pwede niyang iniutos na lang, o kaya naman pwedeng inuutos niya pero yung demand na pumunta ka ngayon din sa amin. Pagalingin mo ang aking alipin at take note, lumapit siya kay Jesus hindi para sa kanyang sarili, kundi para sa kanyang alipin. Kung tutuusin, alipin lang ito, hayaan mo nang mamatay na lang yan dyan. Pwede namang palitan yan kasi alipin lang, pero nagmagandang loob na lumapit, nagpakumbaba kay Jesus para gumaling ang kanyang alipin. At yun yung labis na ikinatuwa ni Jesus. Sabi niya, wala pa ni isa, no, sa Israel akong nakita ng katulad niyan. Pero mo, hindi Israelita, hindi kalahi, hindi kauri, pero nandoon yung napaka-humble o mapagpakumbabang paghingi ng tulong kay Jesus.
Alam niya, kahit nakapitang Romano siya, wala siyang kakayahan magpagaling ng may sakit. Si Jesus lang. Kaya agad-agad, birayin mo, no? Nung siguro talagang na-feel na, na-sense na ni Jesus yung kabutihan, no, sa puso nitong kapitang Romano. Kaya agad-agad sinabi, sige, pupunta ako. Pupuntahan ko yung alipin mo. Nawa po, sa pagsisimula natin, sa pagpasok natin sa panahon ng Adbyento, nawa ay mas mapagnilayan din natin. Huwag lang tayong basta papasok ng simbahan, huwag lang tayong basta magsisimba, makikibahagi sa, no, sa pagdiriwang ng hindi nakakapagnilay ng mas malalim. Kasi hindi ito by attendance. No? Present ako nung Lunes, ng tanong, ano ang natutunan mo nung Lunes? Ano ang narinig mo mula kay Jesus? Kasi lilipas yan. Lunes, Martes, Miyerkules, another week, then second. So dapat, no, tinitingnan din natin, no, ang ating mga sarili. Para nang sa ganun, hindi tayo nagiging mayabang, hindi tayo nagiging demanding sa harapan ng Diyos. Na para bang paraging, no, nagsimba naman ako, kaya ibigay mo ang kahilingan ko. Nagsisimba ako araw-araw. Ito ang request ko. Sana habang araw-araw tayong nakakapagsimba, mas lalo nawa tayong mas maging mapagpakumbaba. Amen?